I missed you. Hi, Chris. How are you? I'm good. Embracing motherhood and enjoying it. And I'm a full-time mom, but I don't know when I'll get back to work. Sana hopefully when breastfeeding is over. How was your trip in the U.S.? How long were you there? It was over a month. It was just a vacation. And we also visited our house in the U.S. Because it's been a long time since I was there. Parang 2016 pa ata the last time I was there to visit our house. Pero finally, I had the time and I was able to bring my baby to the U.S. and show her house as well. So it was very, parang quiet and peaceful vacation. Ayan. But how is motherhood? Super enjoy ka? Ang hirap. Kaya saludo ako sa lahat ng mga mommies. Ngayon ko naranasan. Kaya mas na-appreciate ko lahat ng mommies, all the sacrifices, lahat ng binubuhos sa anak ninyo. Mahirap! Ano yung pinaka mahirap? Actually, it's the postpartum eh. It's the identity loss. Like, may mga times talaga na I can no longer recognize myself. Parang I'm craving for my old self. Ano mo yun? Hinahanap ko yung dati ako, my old grind, being in the biz, being in the limelight. Then all of a sudden, wala na sa bahay lang ako, stop ako. Because yun nga, I'm breastfeeding and also because I'm nurturing my child. Pero at the same time, I'm loving every minute of it. Kasi sabi nga nila, mabilis lang kaya baby. So, cherish it. Huwag ko magmadali to go back to work kasi mabilis lang yan. Unti-unti na-realize ko na ako nga na mabilis lang. Kaya hindi pa talaga ako bumabalik sa trabaho kasi gusto ko pa talaga yung ano ko, yung pagiging full-time mom. Ano naman yung pinaka-rewarding? Pinaka-rewarding, oh my gosh, ang dami. Every time my baby hits a milestone, like ngayon, naglalakad na siya. Somehow, she already recognizes me as her mom and daddy na, ganun. So, yung mga ganung milestones. And also, yung, of course, yung paglaki niya. At saka yung, when she wakes up, ikaw yung unang hinahanap niya, nakangiti siya sa'yo. At every time she sees you, nag-like siyang, alam mo yun, masaya, happy. So, yun yung kapag, oh! Parang, I'm the world of my daughter and she's also my world. So, you're hands-on in terms of taking care of her daughter? Grabe, kahit may yaya na ako, finally may yaya na ako. Kahit may yaya naman at may nag-aalala kay baby, wala ako pa din lakad. Ako pa din talaga yung nakatubo. Pero parang hindi ko pa talaga siya maiwan. Ilang months na yung baby when you got a yaya for... Naku, wala na pa, 1 year old na siya. Kasi diba ang hirap ko maghanap ng yaya. Kasi nga, ang dami naging problema. Actually, ang dami nga nagsasabi ng wala. Kasi ano, masyado mataas yung standards mo or napaka-perfectionist mo. Pero hindi eh, talagang... syempre, as you know, my first daughter and first child, syempre, very ano ka pa eh, ma-strict ka pa sa lahat ng bagay kasi syempre, maingat ka, di ba? So, I'll be honest that I was very strict, but at the same time kasi, syempre, unang anak ko. At saka, kumbaga, marami din talagang, ang hirap din talaga makahanap ng yaya. Kumbaga, hindi lang ako ino-consider nila, pero kino-consider ko din yung sila, yung mga mistakes nila, ganyan. Pero again, nobody's perfect. Kaya sabi ko, sige, close to perfect na itong nakukuha ko ngayon. Kaya okay na ako.